Yo guys, welcome back ulit sa channel ko. Eh ngayon lang tayo naka-upload eh. Simula noong New Year. Kasi nga sobrang busy guys. So supposed to be today busy ako. Kaso nga lang may problema sa pinagtatrabahuan ko. So ayun. Stop muna ngayon. So after 2 months so nag-off ako. Guys, ito yung sa tinitirahan ko, malapit sa tinitirahan ko So dito din malapit lang din yung pinagtrabahuan ko, mga 15 minutes by bike. So yan. So dyan, likod yan. Yan yung may bukid dyan, bukid dyan. So dyan ako pauwi. So dun, banda dun, sa likod dun. Yun. Dyan yung pinagtrabahuan ko, mga 15 minutes pa. So ito yung lugar na to is, ito yung parang yung city center nila. Oh, hindi matawag na city center kasi hindi naman to city. Suburb lang to eh. So, suburb center. So, tinatawag siya ng Irindale. So, may hospital dito, mga ganito hospital. So, ayan. McDonald's, Mackey's, mga restaurant. Ayan. So, yun, importante yung Woolworths, yan yung tawag dito, supermarket. So, yan. So, dyan ako sumasakay ng bus pupuntang city. Then, din ako babapawi. So, yan yung kung pumupunta ako ng city. So, pinagawa ko sa trabaho ko is magbibisikleta lang ako. So, yan guys. Dito sa Australia is pag pa lang ako, mga 3 months pa lang, mag 4 months pa. So, mahirap dito talaga kasi unang-una yung tax, bayad ka. Sahod mo is weekly. So, marami kang bayaran, bahay, yun yung mahal dito eh. Then, insurance, tax, tsaka everything here is very expensive, very very expensive. So, first months mo pa dito, first year mo dito is napakahirap talaga. So ako galing ako ng UAE, so medyo okay naman yung sahod ko dun. So dun naramdaman ko yung sahod ko kasi libre lahat dun eh. Tax then food, accommodation, libre yun dun. While dito, yun ang mahal dito eh. Malaki yung sahod mo pero marakit yung kaltas mo sa trabaho mo. So isa akong chef dito, so hopefully yung aim ko lang is makuha ko yung pamilya ko, so dito sila mag-aral ganyan, hopefully man for the next few months. Kaso nga lang is problema is yung babayaran ng mga bahay ganyan. Maganda sana kung permanent resident ka eh, kasi malayo pa yun sa akin. So kasi kung permanent resident ka is may pwede ka na makakuha ng sarili mong bahay dito, property ganyan. So kasi may magpa-loan sa iyo ng bangko. So maliit lang interest kasi nahabol kasi ng bangko is yung security mo. So financial security. So kung permanent resident ka is secured financially na. So hopefully darating din tayo dun sa mga ilang years pa na hopefully. So guys, ito lang ma-share ko from the last 2 months. Yan yung bus dito. Hindi ako nakapag-off, so ngayon lang kasi may problema sa nagtrabahuan ko kasi may maintenance problem. So hopefully yan yung mga bus dito. So nandito ako sa Canberra, so Australian capital.
territory. So, capital siya, although capital, hindi ibig sabihin na highly urbanized siya. So, probinsya lang din siya. Parang probinsya. May city area din siya dito. So, that is like 45 minutes away from here. So, ginagawa ko is magbabas ko. Yun yung nakikita nyo kanina, bubas. Yun. So, ngayon, wala, hindi ako nakapunta city kasi nga dahil walang off ako ngayon for 2 months. 2 months ako hindi nag-off. So, ngayon, thanks. Ka-off din. So, balik trabaho naman bukas. So, uwi muna ako doon. Kasi, relax muna ako. Guys, so, thank you guys. I-update ko sa iyo, sa kayo yung gustong pumunta dito or gusto malaman kung anong buhay dito. So, bye-byean nyo lang yung channel ko. So, thank you for subscribing. And sa hindi pa nagpag-subscribe, so please subscribe my channel and then, mag-support na po din. Thank you.